kamaraan sa teatro ni Titoy. May isang bata na nagngangalang David. Siya ang bunsong anak ng Jesse. Si David ay katulad din ng ibang bata sa lugar na yon na ang kadalasang gawin ay mangalaga ng mga tupa at magpastol ng mga hayop. Tinatake ng mga kalaban ng ating mga sundalo. Kaya kinakailangan ng mga kapatid mong magtungo doon para tumulong sa mga sundalo ni Haring Saul. Gusto ko pong maging kagaya nila, Kuya! Gusto ko din pong tumulong sa pagkapaglaban! Hindi pwede, David. Ikaw ay musmus pa. At kailangan kita dito upang magpastol sa ating mga tupa. Susundin ko po kayo dahil ito ang kaligayahan ko bilang isang masunurin na anak sa isang mapagmahal na amang kagaya ninyo, Papsi! Maririnig ang nakakatakot, nakapanginilabot, at napakalakas na sigaw ng isang higante mula sa kampo ng mga kalaban! Ako, si Goliath, na nanggaling sagad, kasing taas ng puno, may brasong sintigas ng bakal, sintibay ng bato, sintatag ng isang bloking semento. Lumabas kayong mga duwag kayo! You cowards! Labanan niyo ako! Ano? Sinong lalaban sa akin? Takot kayo, ano? Hindi niyo ako kaya! Ano? Mga duwag kayo! Dali! Magsilabas kayo dyan! Kailangan ko pa na mga alipin para magbuhat ng aking mga kalasag at espada. Ano? Walang sino man na pwedeng lumaban kay Goliath. Siya'y isang napakahusay na mandirigma. Malakas at ubod ng tapang. Lahat na ng aking mga kawal ay takot ng lumaban sa kanya. Anong ating gagawin? Mukhang malapit na talaga tayong masakop at maging alipin ng mga kalabang ito. Hindi! Mahal na hari, mahal na hari. Baka may iba pa pong paraan. Baka po may pwedeng makatalo kay Goliath. At sino naman? Baka ikaw? Ba gusto mong lumaban sa higanting iyon, Eliab? Nagsasuggest lang po ako, mahal na hari. Huwag po kayong ano, hindi po ako nagbo-volunteer. Ay, wala na talaga tayong magagawa. Mukhang malapit na talaga tayong masakop ng mga kalaban ng ating bayan. Hindi. Hindi. Hay! Paano na kaya ito? Ano na ang gagawin ng ating mga bida? Mukhang nababalot na sila ng takot dahil sa higante si Goliath. Kayo! Gusto niyo man lumaban? Ay, mali. Sorry. Ibig kong sabihin, kayo! Naranasan niyo na rin ba ang mabalot ng takot? Sa kulog! Sa kidlat! Sa dilim! Ang sabi ni Lord sa Bible sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya lagi niyong tatandaan, huwag tayong matatakot dahil kasama natin si Lord. Okay? Kaya magkita-kita tayo ulit na para sa susunod na kabanata ng ating espesyal na kwento dito sa Teatro ni